may pagod ka, tired ka, okay? At pangyong sa gawain tayo ng Lord like tayo pa namin. Okay? Without any further ado, the book of 2 Thessalonians, chapter 2, verse 10. Dali lang po. Okay, basahin ko na lang. Abang and with all deceivableness of unrighteousness and them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Okay? At sabi po roon, at ang buong pagtaraya ng di matuwid sa mga napapahamak sapagkat hindi nila tinanggap the love of the truth. Dahil hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan that they might be saved. Sana sila po ay maligtas kung ito po ay tinanggap po nila. And my preaching this morning is learning the truth. Ano ba ang ibig sabihin ng learning the truth? According to our topic for today. Okay, at nabasa po natin kanina. And with all unrighteousness and deception among those who perish because they did not receive the love of the truth that they might be saved. Pag sinabing Thessalonians, ito po yung sulat ni Apostol Pablo. It was probably written shortly after his first letter to church in Thessalonica. He had been boasting of them to other churches, telling of their faith and their love for each other in the face of persecution. Pinagmamalaki niya po sila na itong Thessalonians na to ay talaga naman matindi ang kanilang pananampalataya at pag-ibig. And Paul reminded them that God will repay their persecutors. Huwag kayong mag-alala. Kahit na inuusig kayo, ang Diyos ang bahala. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. He also addressed two recurring problems in this church. First, they were concerned that the Lord had already returned, and Paul urged them not to become shaken in mind or alarm, fearing that the day of the Lord had already come. Okay? Kasi nagkaroon sila ng kabilisahan dahil napapalitaan nila sa pamagitan ng ibang pangangaral na dumating na raw ang ating Diyos. Dumating na. Ibig sabihin, pag dumating na siya, hintayin na lang natin. Iwanan na natin yung trabaho natin. Yung ikot ng mundo, tuloy-tuloy. Yung iba, hindi na nag-aral. Tinamad na. Kasi po, nandyan na si Lord. Okay? Naalala ko po noong year 2000. Kaya maraming nawalan, hindi na nagtrabaho. Yung iba nagsipag-asawa na rin. Kasi darating na raw si Lord. Pero dito, dumating na. Dumating na si Lord sa kanila eh. Kaya si Apostol Pablo, second, he admonished them not to be idle, commanding them that if anyone is not willing to work, let him not eat. Kaya pag nakikita mo yung Thessalonians, Book of Thessalonians, pakialaman nyo yung inyong sarili, mind your own business. Kasi ang hindi nagtatrabaho ay hindi pinapakain. Kasi po, kuminto na sila dahil dumating na ang Panginoon. Dumating na ba ang Panginoon? 2,000 years ago? Yes! Ang unang pagdating niya nung niligtas niya ang sanlibutan. Pero yung pagdating niya na susunod, hindi darating yan kung mayroon pa rin nagpipigil. At yun ang papag-aralan natin. Okay? Kahit anong mangyari, tuloy-tuloy ang ikot ng mundo, our clock is forwarding, not backwarding. Ang panahon po natin ay nagpo-forward,
Ano man ang pangyayari, uncertainties na darating sa atin, whether we like it or not, tuloy-tuloy po. Okay? Kaya sabihin mo siyang katabi, tuloy-tuloy. Ang paglilingkod. Kahit na maraming mga sunirarin na dumarating, dire-diretso tayo. Kaya? Kaya? Kaya. Ay, ang sarap ng ampan niya ngayon eh. Amen po. Politics in the Philippines is risen. Di ba? Ang politiko sa Pilipinas ay buhay at bumabangon. Bumabangon yung mga tinatamad at nagkaroon sila ng sigla noong panahon ng kumpanya. Ayan. Dapat tayong mga mananampalataya ay pasiglahin po na tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu, at sa pamagitan ng mga manggagawa na sila ang nagbibigay ng inspirasyon para tayo po ay magpatuloy. Kasi sabi mo siyang katabi, pinagpala ka na. Ay. And with all unrighteous deception among those of him. Pero talagang ano, matindi hindi matuwid, pandaraya. Saan napupunta yun pag mandaraya? Yung mga napapahamak. Why? Because they didn't receive the love of truth that they might be saved. So, pinaka-keyword natin dyan, unrighteous, deception, perish. Pero, may pasubaya ang Lord. Pag tayo po ay nagmamahal sa katotohanan, ay ang kaligtasan ay tiyak na tiyak. Amen po? Okay, di po, 2 Thessalonians chapter 2, verse 1. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you. Okay, ito po yung pagbabalik ng Lord. Ito yung naging problema nila. Concerning, tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, akala ninyo, bumalik na. Ah, ngayon, itong gathering na ito, itong assembly na ito, itong fellowship na ito, ito yung pinaka, yung mga natutunan nyo, itong fellowship na ito, dapat alalahanin nyo. Ano yung mga alalahanin natin? Verse 2, not to be so shaken in mind or troubled. Bakit? May darating eh. Ano yan? Huwag matinag ang inyong pag-isip. Huwag kayong mabahala. Either by spirit or by word. Matindi yan. Kahit yung spirito, pangangaral, o pagsusulat. As in from, as to the day of Christ. At come. Yun ang naging problema nila. Hindi na sila tumabaho. Bakit? E nandiyan na sila. Di bakit ka ba magtatrabaho? Siya nang bahala. Ah, that was 2,000 years ago. 68 AD after the resurrection of the Lord Jesus Christ. Nagkaroon na problema ng church. Nagkaroon na ng shaking. At hanggang ngayon, nangyayari pa rin. Hindi po nagbago. Amen? Itong pandemya, naku, mga kapatid, ang daming natuto sa pandemya na to. Oh. Pero ngayon, at nawala pandemya, parang nakalimot. Amen? Parang nagduda ulit. Kaya dito po, ang nais ng ating Panginoon, huwag tayong basta-basta matina, huwag tayong basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi. Kailangan paniwalaan natin yung totoo. Okay, ang nais ng Lord, daily news is good news. Oh, saan natin makuha ang good news? There is only one God that is God. Sa kanyang salita. Oh, kaya ang mga mananampalataya ay natitinag. Don't be troubled. Sabi ni Apostol Pablo, kahit na nusulat yan, kahit na gano'ng matinding mangaral yan, oh, tapos sinasabi nila, oh, nandito na ang ating Panginoon Jesus. Dumating na!
Eh, dumating na nga ba? O, lumilitas tayo, nasa Sabsaba. Nag-resurrect na po siya, nasa trono ngayon. O, ngayon, sabi nila, dumating na eh. Ay, hindi na tayo magtrabaho, ah. Kaya nga lang natin. Wala na tayong problema sa mga sinfil ko. Oh, ay, mag-indya na tayo, kaya na lang natin. Kaya nung year 2000, ang daming nabundok eh. Bakit? Meron nga nung kilala eh. Pumunta sila sa bundok. Nagkulay puti sila. Nagsutaan na sila ng puti. Bakit? Darating na rin si Lord. Kasi yung calendar year niya, 2,000 years. Bumagsak yung Skyla, di po ba? Kaya sabi nila, talagang darating ng Lord. O anong year na ngayon? Dumating ang pandemya. Darating na rin si Lord! Dumating ba? Darating na naman ang krisis. Ano yan? Gera. Dumating pa? Kaya sabi mo sa katabi, tuloy-tuloy ang ikot ng mundo. Kaya kahit na mahal ang gasolina, 100 per liter, mayroon pa rin tatapok sa sakyan. Parang siya maniwala. Kasi tuloy-tuloy po ang ikot ng mundo. Ang buhay po ay tuloy-tuloy. Kaya itong mga fake na to, tingnan nyo, fake and facts. Ibig sabihin, yung facts, mulod lang. Ang fake, yung nasa labas. Amen? May mag-consensate tayo sa word of God. Uso ngayon ang faith? Uso ngayon. Kaya nga, inahabon yung mga, meron tayong mga batas na patungkol po dyan sa mga faith. Kaya dito, pag faith, kailan may warning. Amen? Nagwa-warning ang batas, ang Panginoon ay nagwa-warning, ang pagbabalik ng Lord ay nagwa-warning. Panahon ni Noah, nagwa-warning ang Lord. Magkakaroon ng baha. Amen po? Mayroon na kapagintas, nagkasala ang tao, darating ang Misaya. Nagwa-warning eh. Mayroon siya mga forerunner. Ngayon, paano natin malalaman ang pagbabalik ng Lord? Ito. Marami pa hindi nakakalam ito. Kaya sabihin mo siya katabi, pinagpala ka na. Malalaman natin ngayon. Ang ngiti-ngiti. Tanggalin niyo yung inyong mask. Wala ng Omicron. 10 Omicron na lang magkagumpay. Pero kayo magkalala ang protektado ka sa tuwal Diyos. Warning. Alam niyo po, pag nag-warning ang ating Panginoon, sa panahon po natin ay matindi. Ang pagbabalik ng Lord 2,000 years ago, ang pagbabalik na ngayon malapit na malapit. Ang mga pandemya noon, hindi pa ganong high-tech. Ngayon, ang pandemya ngayon, ang virus ngayon, high-tech na. Because the knowledge of man shall increase. Amen? Kaya nag-ano po. Sumasabay po ang technology, sumasabay po ang ikot ng mundo. Ang sabi ng Lord, maraming mapapahama at walang maliligtas kung hindi ko paiksin ang ikot ng mundo. Amen? Anong year na ngayon? 2022. Kaya na 2021? Parang kahapon lang. Ilang years na yung pandemic? More than 2 years. Kaya na nag-start? December 2019. Saan nagsimula? Sa China. Saan, kailan dumating dito? March. 23 years na po sa Desende. Namalayan nyo ba yung hirap? Namalayan? Siyempre po. Nandun tayo lang sa bahay. Ang bait ba natin noon? Mapabait tayo noon? Hanggang ngayon yung dapat. Kasi madalang pala tayo pa yun. Kaya sabi mo sa katabi, tuloy lang sisa. Ano ang mga mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoon? Kaya sabi ni Apostol Pablo, kayong mga taga-Tesalonia, ito ang mangyayari. Okay, literally, itong warning. There is a falling away comes first. 2 Thessalonians chapter 2 verse 2. Not
to be soon checked in mind or problem. Okay, mapahala. Bakit? Kahit na yan, matindi, spirito, tindi niya. Ang tindi ng himala, pati pa na nila, tiribun niya. Pati sa pagsusulat, ang tindi niya. As if from us, as to the day of Christ and God. There is a falling away first. Ano ba yung falling away? Mayroong pang-agaw. Sabi ng Lord, sabi ni Apostol Pablo, may pang-agaw. May mangyayari matindi. Okay, tuloy. Walang sino man na mandaya sa inyo kahit na by any means for that day will not come unless pag-ibasa? Okay? Ito ang mayayari. Mayroong pag-agaw, mayroong mawawala, yun ang una. At maghayag at lilitaw ang matinding kasalanan. Sino yan? Ang demonyo, the son of perdition, the man of sin. Lahat ng kalikuhan, lahat ng pandaraya, gagawin yan para maniwala ka. Kahit na magpadala ng pawing galing sa langit, gagawin yan para maniwala. All unrighteousness and deceivableness, gagawin niya. Okay, dumating na ba to? Pulling away, dumating na ba? Ha? Sa panahon natin, hindi pa. Hindi pa. Meron na bang nangyari noon? Old Testament? Meron! Sino ni Rapto? Sino? Nakachariot? Si Elijah. Sino pa? Si Enoch. Because Enoch walked with God. Sino pa? Nilibing. Hindi na alam kung saan. Si Moses. Sa transfiguration, sino na doon? Si Moses, si Elijah, at saka si Jesus Christ. So there is a falling away force on our generation. Mayroong pag-agaw. Bakit may pag-agaw? Kasi masama na yung mundong ito. Masama na. Masama na. Normal lang gagawa ng kasinungalingan ngayon. Normal lang gagawa ng masama ngayon. Normal. Yun ang new normal. Kaya pag hindi ka nag-ingat, ay, mga kapatid. Di ba? Ito, sino yung mga kukunin ng Lord? Kasi, hanggat nandito ang Church of God, Christ-trainer, the Church of God, the Holy Spirit, the Word of God, the Man of God, the Fivefold Ministry, hanggang nandito yan, hindi makakapagayan ang gawa ng demonyo na upo sa trono na ako na ang Diyos. Sasabihin niya, pag wala na ang mga mananampalataya. Amen po? Are you around? Are you following? Shall we clap our hands to God? Okay? There is a falling away first. Sunod. Kontre. Tama yan. Right? Yung falling away first. Ayan. Kaya dito po, huwag tayong pataya. Kasi iba ng panahon po natin ngayon. Oh, bago nalanta ng kaaway, magkikita mo muna, normal. Normal ang paggawa ng kasalanan. Tingnan mo sa campaign, sa fake news. Ang dami. Hindi mo na lang kung sino ang totoo. Tama? Mga magkakamag-ala, kahit na mga asawa, mga kapatid, kaibigin ka ba? Bakit di ba pinuto mo? Ayan, hindi na. Di ba? Magkasawa yan. Magkamag-anak yan. Yan pa kayo? O ba, ibig paglalaban nila talaga? Hindi, talagang ano? Yayaman tayo. Di ba? Mayroon dito. O, di ba? Diyan pa ba kayo? Ito? O, walang pera. Kaya walang lisensya. Sabi ng pulis. Pera kang mag-review yan.
Ano yung truth doon? Yung paghalangat sa Lord, di mabayaran. Yung natutunan mo, hindi siya mabayaran. Pero, ano yung sound of the truth? Malaman mo, may disgrasya, may sakit, may karamdaman, hindi siya accepted yan. Pero yung loving the truth, hindi mo pinatulang, yun yun. Akala mo, ang trouble na, pero at the end of the day, blessing pala sa'yo. Kasi ang dami kang pinangungutan, ang dami kang natutunan. Kaya, itong falling away first, nandito tayo. Maraming sacrifices dyan. Maraming darating dyan. Na mga problema, mga karamdaman. Marami. Wala pa to. Marami. Sabi mo siya katabi, marami tayong susukungin pa. The Bible tells us, ano yun? I will shorten the days of my coming. Pa-i-exchange ko ang aking pagbabalik. Bakit? Walang maliligtas. Kaya, there is a falling away first. Merong pag-agaw. Para sa pagkaganon, the son of perdition and the son of the man of sin is revealed. Para nilitaw. Kasi, sa tamang kapanahonan, lilitaw yung whether we like it or not because it was prophesied. Nasa Bible na yan. Nadarating ang son of perdition, anak ng suwain. Pag sinabing suwain, walang kakatanggob yan. Paglabas lang po yan. Pag sinabing paglabas, hypocrites, sa loob niyan, parang libingan. Do you not remember that when I was still with you, I told you these things? Ano yung sinasabi niya? Diba sabi niya, gathering and fellowshipping? Tantantan niya to. Pinangaral ko na sa inyo to. Ano yun? That there is a falling away first. Ibig sabihin, hindi pa dumating. Kaya sabi niya, alalahanin niyo. Ano pa? Ano yung alalahanin natin? Na mayroong pasa. Pasa. Restrainer. Sabihin mo siyang katabi, restrainer ka. Restrainers are believers. The mercy of God, the Word of God, the Holy Spirit, the functioning of the Holy Spirit, kaya hindi makapaglantas ang son of perdition, ay nandito pa tayo. Wala pang falling away first. Ano ibig sabihin? Wala pang pag-agaw. Wala pang rapture. There is a sudden change. Kaya sabi riyan, the Lord Himself shall descend. Siya mismo ang papapa. There is a shout. There is a trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Sino ra yung unang papangunin ng Lord? Yung mga mananampalataya kay Kristo. Susunod, then we who are alive and remain are nabutan tayo ng Lord. Sabihin mo siya katabi, hindi ka na mamamatay. Grabe, no? Hindi ka na ililibing. Bakit? In a twinkling of an eye, papalitan ng Diyos itong nabubulok na katawan sa hindi nabubulok. Then we who are alive shall caught up together with them in the clouds. Ito yung pag-agaw. Ito yung falling away first. Ano sabi riyan? Then we who are alive and remain shall caught up together with them. Sino with them? Yung mga naunang namatay kay Kristo, nag-resurrect. In the clouds sa tayo, mag-meet sa clouds. To meet the Lord in the air. And thus, we shall always be with the Lord. Nakailood ka na. Caught up ang tawag doon. Pag-agaw. Bakit agawin ka? Itong mundo na ito, sinumpa. A new heaven and earth, bababa. Itong earth na ito, mawawala. Bakit? Ang daming kasalanan dito, nagkasala. Ano sinumpa nung nagkasala tao?
ang ahas, yung babae, yung asawang lalaki at yung lupa. That's why ang sabi ng Lord pag nangangaral ko siya, heaven and earth shall pass away, but my words remain forever. Magpapasaway talaga itong mundo na to. Papalipta ng bago. Saan? New Jerusalem. Saan ang New Jerusalem? Asan dito sa Pilipinas? Ang New Jerusalem, asan yung Jerusalem? Bababa to? Kaya sabi ng Lord, huwag kayong basta-basta maniwala. Huwag kayong padaya. Bakit? Maraming mga ngaram na pula ang propeta. Maraming doktrina na bulaan. Maraming Kristo na bulaan. Pangilan na yung ako si Kristo, pangilan na na Kristo yan sa panahon natin ngayon. Alam nyo ba, update? Pang 37 na po yan. Nangamatay na yung iba. 10 century pa. Nung dumating nung panahon nila, ako si Kristo. Meron bang umagin kay Kristo ngayon sa panahon natin ngayon? Tatlo. Isa sa ibang bansa, dalawa. At isa dito. Kaya pa ba kayo? Sabihan, titin ng Pilipinas, ano? Oh, pinagpala ang Pilipinas. Ang daming ginto. Asa na kayo yung ginto? Asa? Alam pa ka nga natin ang Lord. Pag ginto ang pinag-usapan, nagigising tayo. Race trainer. Sabihin mo siya katabi, race trainer ka pala. Ang tindi mo pala, hindi mo alam. Kaya pala, hindi lumalantad ang son of perdition, nandito ka pala. Okay. Number three, falling away first. Number two, race trainer. Number three, son of perdition. Anak ng suwayin, the man of sin. Okay. Don't let anyone deceive you in any way. Walang sino man sa inyo na mantaya. For that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed. Nagkaroon ng rebellion. What is rebellion? Rebellious spirit. Matigas ang ulo. Hindi sumusunod sa patakaran ng Diyos. Lawlessness. The man of lawlessness, kahit na matuwid, papaluktutin niya. At yung paluktot, tinutuwid niya. Book of Isaiah. Meron bang ganyan? Marami. Okay? Ano ang gagawin niya? Anti-man, don't to destruction. Maninira ito ang gagawin niya. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God. Papakialaman niya kahit yung mananampalataya. Ha? Totoo ba yung Bible niyo? Diba? Magbibigay ng himala. Ano yung kanyang himala? He will oppose. Lahat, basta sa Diyos, oppose. Itataas niya yung kanyang sarili niya. Everything that is called God or is worship. Hindi na kayo sasamba. Wala yung Diyos nyo. Inabayaan na kayo. Dumating na kasi siya eh. Panahon natin ngayon. Marami na nandidiscourage. Sinasabi nyo na babalik ang Lord eh. 2,000 years ako, 1,000 years ako. Ano na ngayon? 2022 na hindi bumabalik pa yung Diyos nyo. Si Kristo na pinapangaral nyo. Ah. Kaya marami na nagsitalikot. Pero ikaw, tayo, natunay. True. Facts. Fake news. Hindi. True. Good news. The Bible. Pati Holy Spirit kasama natin. Panalo ka. Sabihin mo sa katabi, panalo ka. Eh, nandito pa tayo. Kahit na darating ang mag-upo sa atin, hindi tunay yung Diyos nyo. Tao lang. Tinako. Nagutom. Pati worship natin, papakialaman eh. Huwag na kayo mag-worship. Bagay may virus, online na lang. Wala ng physical gathering.
Amen pa ba kayo? So that he sets himself in God's temple proclaiming himself to be God. Dalawa yan. Proclaiming himself that he is God. Did you not know that your body is a temple of the living God? Aha, pag matindi kang mga ngaral, sabi ng sarili mong espiritu, tas mo na yung sarili mo, bakit eh, pinagpala ka na. Dami, ang talino mo, kilala ka na. Gawin mo yung sarili mo, Diyos. Huwag nyo nangintayin yun. Pangalawa, yung literal, yung ginagagawin sa Temple of Jerusalem. Diyan siya upo. Dalawa yun, sarili mo at saka yung literal na temple. Okay? Palakpakan natin ang Lord. Palakpakan natin ang pala. Son of perdition. And for this reason, kaya nga, itong dahilan na to, kaya ang Diyos ay God will send him strong delusion. Ano yung delusion? Matinding pagkakamali. Ha? Para sila ay matinding delusion. Kamalian yan eh. Delusion. Lahat error. There is the spirit of error. Akala mo tunay. Akala mo tama. Bakit? Para sila ay maniwala sa kasinungalingan. Strong delusion. Pag nag-umpisa ka sa mali, pagtatapos ka sa mali. Pag nag-umpisa ka sa will mo, pagtatapos ka sa will mo, kahit na magudugad ka. Pero, pag nag-umpisa ka sa Diyos, pagtatapos ka sa Diyos. Ano ibig mo sabihin? Isya, alam mo, sa mundong ito, tatlong karakter. God, man, man, and Satan. What is the real? Real talk, na meron Diyos. Na ang Diyos ay makapangyarihan. There is the existence of God, whether you like it or not. Ang Diyos ay Diyos. Ano yung man? Ang man, ang sabi ng Bible, a man who is born of women is full of trouble and number of days. John chapter 14 verse 1. Alalahanin natin na pagtao ka, may kahirapan. May sakit, may karamdaman, may tiisin, may mag-usik sa'yo, kahit na magandang ginagawa mo, kahit na totoong ginagawa mo, hindi ka perfect. Walang perfect dito, ang Diyos lang ang good, ang Diyos lang ang perfect. Kaya kahit na gumawa ka ng mabuti kung bulag dyan, hindi niya makikita yung kabutihan mo. Kaya huwag na kayong magtaka kahit na nung invite nyo. Bakit? Eh, nandun eh. The spirit of error. Eh, nasa spirit of truth tayo. Nasa true news tayo. Nasa good news tayo. Nasa speed, God speed tayo. Pag sinabing God speed, good news. God tidings. That there is a joy to all men. Nung pinanganak, there is a joy to all men on the earth. Yun ang good news. Kaya pag nasa Lord ka, always good. Kahit na bad ng situation, God is good all the time. Irish trainer ka ba naman? Pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Hindi ka ba magsaya? Ha? Di ba saya? Oo. Kaya itong dahilan na to, eh, nagpadala siya ng espiritu ng mga kamalian, mga kapahamakan, para sila ay ang lie, they should lie. Kahit matuwid, ito, isa lang ang Diyos. Hindi, dalawa. Isa lang ang Diyos. Hindi, tatlo. Hindi, wala Diyos. There is a strong delusion. Ano solusyon kayo? Ano solusyon? Falling away first? Hindi pa dumarating. Nandito pa tayo. Nandito pa tayo. Dumating na ba si Lord? Hindi pa. Ang pagdating ni Lord, nung unang dumating sa sabsaban. Ngayon yung kanyang pangalawang pagdating, sa ulap na lang. Hindi na siya bababa rito. Bakit hindi na siya bababa? Makasalanan to eh. Kaya magkakaroon ng heaven, new heaven and new earth. He will reign, millennial kingdom, 1,000 years of righteousness. Gusto niyo ba yun? Ha? Sarap, di ba? No more pain, no more sorrow,
He will wipe away your tears. No more sin pilko obligation. No more taxes you be paid to the government. Hallelujah. Oh, because my glory and brightness is your light. Nandiyan pa ba kayo? Ha? Ang sarap ng ganun. Tapos nandun yung bunga, the knowledge of good and evil, naka-preserve sa atin. Oh, yung hindi tayo magkano noon, makikinapang. Sinabi ng Bible yun sa Book of Revelation. There is a tree of life. Oh, there is a book of life. O kaya may record ka kay Lord. Asan na ba? Ito yung solution. What is the original? Alam na natin yan. Sino yung mabisita rito? Tasa kamay. Bisita. Sige po. Sige, bisita. Ang dami. Oo. Thank you po. Ito ang solusyon. Ayong mga believer, ito rin ang solusyon. Okay. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. That Jesus Christ died, buried, and rose again. Ito yung pinangaral ko. Kasabi niya ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ito yung ipapangaral ko sa inyo. Ito ang mensahe ko sa inyo. Buhay ito. Na si Kristo ay namatay, inilibing, at nabuhay na muli. Liban na lang! Okay, liban na lang kung hindi kayo maniwala. Marami bang hindi naniwala rito? Marami. Marami. Kaya kayong mga bisita, VIP kayo ngayon sa harapan ng Diyos. Kasi nung panahon din namin, 40 years ago, bisita rin kami kagaya ninyo. Okay? Kaya sabihin mo sa sarili mo sa bisita, mapalad ako. Mapalad ako. Bakit? Pinaintulutan ng Diyos na pumunta ka rito. Pag hindi pinaintulutan ng Diyos na pumunta ka sa kawain ng Diyos, wala kang magagawa. Kaya ang sabi ng Bible, mapalad. Yung ang nagdadala ng good news, yung paa niya, nagdadala ng good tidings, nagdadala ng gospel, na si Kristo ay namatay, nilibing, at siya ay nabuhay na muli. Pag nilibing, magsisi ka. Nagsisisi ba lahat ng tao? Oo naman. Pag may nagawang kalpulas to kanya, numasama, na kukonsensya, nagsisisi po yan. Kaya yung tunay na pagsisisi. Marami bang na-baptize? Baptism? Iba-ibang uri na baptism. Iba-iba. O sa mga kapatid natin Pantyaw, ang baptism nila, inaagis yung tata, tapos nilalangoy nung tatay. Yung traditional na baptism natin, di ba? Nang bata tayo. Ano yun? Di ba? Binabaptize tayo ng ano? Dito sa bunbunan? Nabaptize ka na ba ng immersion? Yung maraming tubig? Yun yung tunay na bautismo. Bakit? E si Jesus Christ walang kasalanan, nagpabaptize eh. Bakit? Upang tayo po ay sumunod. Dami ka ba na kasalanan, ayaw sumunod. E si Kristo nga. Sabi ni John the Baptist, hindi ako karapat-dapat na I'm not worthy to unloose your sandals. I'm not worthy. Sabi niya, hindi. Sabi rin to be now. Pag-tis ka muna kasi itong righteousness ng Diyos. Amen? O kaya nung nabaptize siya, nabukas ang langit. Ano nakita ni John the Baptist? Bumaba ang kalapati. May boses? Meron. Pakinig kayo sa kanya. Ito yung sinisinta kong anak. Tatlong nito. Sino? Heaven, yung kalapati, si Jesus Christ, at saka yung boses. Ilan ang Diyos? Paano nag-isa? May boses na dito si Kristo. O, huwag na natin pagtalunan yan. Para maintindihan natin itong solusyon. Repentance, baptism. Gusto mo pagpalain? Lahat ng areas ng buhay mo, yung pagpapala na galing sa Diyos, ito ang solusyon. Mabisita ito ang solusyon. Magpatanggap mamaya, kahit anong karamdaman mo, kahit anong hirap mo ngayon, papagpalain ka, pagkagalingin ka, magpapabaptize ka, hindi para sumanib sa reliyon. Magpapabaptize ka para may koneksyon pa sa Diyos kasi lahat ay nagkasala.
Ano pa? Pagkarapat-dapat ka na, ang mag-baptize yan, yung mga officiating minister, tao. Pero yung mag-baptize dito, ang Diyos. Kaya yung pag hindi nakakatanggap ng Holy Spirit, bakit? May reserva. Eh, ang maiwan dito, restrainer eh. Church of God eh. Ano babalik ka ng Lord? Banal? Walang kapintasan? Puspos ng banal na espiritu. Mainit ang kanyang pag-ibig. Mainit ang kanyang paglilingkod. We must die. Mamatay yung pag nag-repent ka, mamatay yung kasalanan mo. We must be buried. 6-3 ng 4. Ipiniis mo na si Kristo pagka ikaw yung nabaptize. And we must rise again. Tingnan mo nga kung nabihisa ka na kay Kristo. Kung ikaw ay mananampalataya na wala pang Holy Spirit, antinti ng mga problema, antinti ng wars, antinti ng pandemic, hindi mo kaya yan. Diba? Magko-complain ka sa Lord, bakit ganito? Pero pag may Holy Spirit ka, kahit nahirap ka, ang Diyos ang magko-comfort sa atin. Holy Spirit is the comfort niya. Kaya kahit na nung hirap, may karamdaman ka, o natamaan ng pandemya yung pamilya mo, o hindi mo na nakita yung mahal mo sa buhay, o, ang hirap nun ha. Amen? Dala-dala mo hanggang buhay ka doon, sorrow. Pero pag nandiyan si Lord, kumomfort ka. Napakabuti ang Diyos. Sabihin mo sa yung katabi, napakabuti ang Diyos. Oh, serve the Lord with gladness. You want blessing? You must obey His statutes and His commandments. And the Lord will bless you and your children. Bless the Lord. Children, children. Grabe. How to love the truth? Dito na tayo. Solution, ha? Gusto mong gumaling? Gusto mo mapagpala? Gusto mo maliwanagan? Gusto mo ma-enlighten? Sumunod ka rito. Acts chapter 2 verse 38. Repent and baptize in Jesus' name and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Hallelujah! Praise God! Praise the Lord! 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 Loving the truth! Mula ngayon, kahit na maraming problema, hindi ko lang alam ang katotohanan. Mamahalin ko ang katotohanan. Real talk. Ibig sabihin, loving the truth. Kasi, diyan ka maliligtas. Pag hindi mo minahal yan, at hindi mo pinalyo yung chance na binigay sa iyo ng Lord, isang araw, ano? Manlulubaybay ka, manlalamig ka, tapos susulsulan pa ng kahirapan, susulsulan pa ng karamdaman, tapos osikin ka pa. Yan pa ba kayo? Pero pag nandyan si Lord, mahalin mo. Ano yung truth? Mayroon Diyos. Mayroon siyang utos. Mayroon kang church. Mayroon kang kinabibilangan. Kita mo yung mga young people dito. Ako, di ba? Kayong mga magulang. Inborn nyo yung mga anak nyo. Sa Church of God, may kinabibilangan children's ministry, youth ministry, men's ministry, women's ministry. Meron kayong kinabibilangan. Hindi nagkulang ang Diyos. Kaya, pag ito'y malaman mo, tingnan natin. And with all unrighteousness, deception, ang dami ng pantaraya ngayon. Para sa mga ano yung perish? Mawawala. Bakit? Itinatangkap nila eh. Ini-entertain nila yung deception eh. Ay alam mo na lang mali eh. Sumusunod ka pa. Pero mga ganyan, marami. Marami. Kaya kukunti lang papasok. Hindi ko sinabi yon, binasa ko lang yon. Sabi ng Lord, pasikip ang papunta sa buhay na wala hanggan, nabibilang ron. Bakit? Maluwag eh. Saan makikita? Matthew 7:21. Maraming nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Hindi ko sila kilala. Bakit? Walang relasyon eh. Sa baptism lang eh, nagkasalang lahat na tayo, papaptize eh.
Tapos ang daming merakin. Uyo mo, kaling mo. Diba? Ang daming merakin. Pinagpapala. Ay, kaya sabi ng Book of Psalms eh. Panginoon, pinagpapala yung hindi sumusunod sa iyo. Ano sabi ng Lord? Huwag kang mag-alala. Darating ang panahon sila'y madudupilas. Pwede pa ba kayo? Kaya sabi mo sa'yo, kapati, tali lang tayo kay Lord, ha? Sa hirap at ginhawa. Parang mag-asawa yan eh. Diba? Mag-asawa? Meron bang parable sa Lord? Yes! Matthew chapter 25. 10 virgins. 5 wise, 5 foolish. Meron! Ito namang mga naliligtas, tinanggap nila na mahalin ang katotohanan. Si Mike, tingnan mo ah, Mike, ibig sabihin hindi pa sure. Bakit? Hindi pa nagsisikin sa iyo ang katotohanan eh. Parang baliwala lang eh. Ipag-pray natin na yung relasyon natin sa Lord ay lalalim. Na pag nakarating ka sa gawain ng Diyos, makikita mo yung liwanag na ang sarap palang maglingkod sa Diyos. Na pag dumarating yung mga problema sa'yo, challenge yan. Harapin mo. Huwag mong talikuran. Sabihin mo sa'yo katabi, huwag mong talikuran. Pag nagkaroon ka ng bukol sa likod, harapin mo. Yung iba, tanya-talikuran kaya nakakaroon ng dalawa eh. Nung una, isa lang. Tinatalikuran, dilima na. Pagdating mo sa doktor, cancer na. Ay pag hinarap mo yun, anong gagawin mo? In the name of Jesus Christ of Nazareth. Mawawala ang bukol na ito. Hindi na punta sa harap. Kasi nakikita mo na. Malulunasan mo na eh. Ang mabuti ng Lord. Hallelujah. Yung bukol ko na punta sa harap, grabe kayo pala yun. Eh, sa siya yung negative eh. Pero pag nasa Lord ka, amen, nagkagamot ko na. Oo. Ang sarap may bukol ah. Ayan, Lord, masakit eh. Ayaw ko magpa-doktor, Panginoon, dahil ikaw ang dakilang manggagamot. Sa pamagitan ng iyong latay, kami nagsigaling, Panginoon. Kaya inaangkin ko yan. Loving the truth. Mahalin ko yung truth. Kahit na mayroon akong nararamdaman, mamahalin ka pa rin kita, Panginoon. Magkaroon tayo, loving the truth. How to love the truth? The greatest commandment of the Lord. Loving God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your... Matalino ka. Sabihin mo siya katabi, matalino ka. Kaya nga sabi ng Book of Psalms eh, pag inapakan mo yung mga problema mo, tinuntungan mo, yun yung pag-uugutan mo ng panarampalataya mo. Kaya nagiging strong ka. Lumalapit ka sa Diyos. Alam niyo, pag may mga problema kayo, palapit kayo sa Diyos. Nag-iimbak kayo ng kayamanan ng panlangit. Oh, yung hirap na yan, ay wala yan. Tutungtungan mo lang. Tingnan ko ngayon may tsura nyo kung may manloris dito. Oh, karoon ng pandemya, di ba? Gwapo naman kayo lahat. Wala naman ditong nagihingalo. Wala naman ditong maputla. Meron ba ditong ano, yellowish? Wala naman eh. Oh, lusok natin eh. Kasama ko ron ha. Kasama tayo, di ba? Nakakain na tayo ng Word of God. Nalaman mo na restrainer ka pala. Nalaman mo pala na hindi pa dumarating si Lord. Kaya ngayon, maglingkod na tayo. Sabihin mo sa iyo sarili, maglingkod na ako. O ilan lang kasi yung iba. Maglingkod na ako. Wala pa rin. Isa pa. Maglingkod na ako. May reserva. Bakit? Nakikinig ang Lord eh. Alam nyo, hindi ganun kadali maglikod sa Diyos. Hinihiling yan. Hindi rin ganun kadali magbigay sa gawain ng Diyos. Madali ba? Gift ang pagbibigay. Tatandaan nyo yan. Sa Kanya lahat ang nagmayari, sabi nga ni Pastora kanina, the earth is the Lord and the fullness thereof. And all that dwell therein, siya lahat. Pero mo sa Kanya yung 10%. 90% sa'yo. Lagyan mo pa ng offering. Bakit? Where did you rob me? In tithes and offering. Lagyan mo ng offering para hindi ka magiging robbers of God. Para makasave ka. Dito ba kayo? Ah.
Kasi mahal mo ang kahit na mahirap, myself, denial. Palampagan natin ang Diyos. Okay. Last na. Sabihin niyo victory. Para hindi kayo masaya. Church of God is the son of perfection who judges God Jesus Christ. Pag tinignan nyo dyan, ang sabi ron, God, the Father, siya ang judge, he is the advocate. Kaya hindi pa dumarating si Lord. Binibigyan niya tayo ng chance. Kaya hindi pa dumarating si Lord. Itong pandemya na to, dami tayong natutunan. Anong natutunan mo sa pandemyang ito? Simple na lang ang buhay. Oh, simple na lang ang buhay. Survival. Dami tayong natutunan. Ang pandemya, tanyan yung virus, ang daming mababait na tao. Panginoon, patawad po kahit nasaan bahaya. Magiging mabait ka talaga. Pagbabalik ng Lord, ang sabi ng Lord eh, lahat ng duhod ay luluhod. Every day, siyang pao. Pag tumating ang Lord, wala nang chance ang iba. Bakit? Na-rapture na, kitang-kita nila. All tongues, all nations, all races. Kikita nila pagbabalik ng Lord. At maraming maghihinagpis, magmumun sa kanyang pagbabalik. Bakit? Naiwan sila eh. Ngayon, restrainer, si Satan nandito na, panahon pa nila, Pastor Pablo, nandun na yung gawa niya. Pero sa panahon natin ngayon, kita-kita na natin. Loving the truth is loving God. Loving God first, the first and the foremost commandment of the Lord. Loving the truth is love God above all. Pag nandiyan sa'yo yan, amen, nakangiti ka sa problema. Sa kabila ng problema, sa kabila ng kahirapan,